There you go. There's your combo with the arrow. Eject Thor to the smart missiles. Fake eject Thor, I mean. As Yureshi will go for the kill. Petrify slash. Meanwhile, my counter going to go into MP the King. Stun or slow with Koopa. Tapos tsaka magbibitaw ng arrow kumbaga. Dito si Eli Hayes, pero bottom lane. And Super Marco pinaligiran. The arrow will miss. But Super Marco with the counter go. Masyado lumalim ngayon. Ang NXPE. Guys, nagto-turtle ngayon ang Brent. Let's see kung may action na mangyayari. Look at the split cam. Yureshi splitting the map. Free lane for Yureshi right now in the top lane. And kitang-kita yan in terms of the movement because yung glue or flap is still on the top lane habang si Yureshi nasa may middle lane. At si Fiu pa ang kukunin. Okay. Is to destroy all the tier 1 turrets as early as possible. Kaya ngayon pumapwesto rin yung NXPE dun sa may upper part. So yung next objective nila is yung upper turret. Objective talaga, no? Objective. Alam nila wala na yung mid, wala na yung bottom. Sabi nila, okay, lipat tayo sa top. Ang dami nilang vision. Even si Cadenza pwede maging vision sa kanila together with the traps. So ang gagawin lang ni Cadenza, takbo tayo sa bush na may trap. Tapos hindi naman na ako maka-atake niyan kasi may shield din naman ako. And dito mo nakikita yung mastery of the composition para sa Evos. 5-1. No. Grabe ang ipinapakita ngayon ng Let's Play Evos. Maraming sinabi dito ni TDZ, parang majority ng mga players sa Next Play Evos ay pumupunta sa may specific lane para lang makakuha ng objective. Pero bottom lane, may gusto rin gawin ng Bren. Oh, may gusto sila. Pero huliin ba nila si Yureshi? Masyadong mabilis. Yureshi with the passive. Here comes Saxa. Yureshi, can he survive this? Arrow coming in. Petrify Yureshi! Dash, hindi na! So again, this is a good preparation for Yureshi kapag pumasok tayo sa may team fight at kapag nagsama-sama na yung Bren Esports and NXPE. But also one of the things that I want to notice here is yung pagkaka-itemize din ni Hesa. Stalker, so talagang aatake at aatake kaagad ang NXPE at parang ginagawa nila ngayon. Oh, may tignan mo, may ginagawang split si Saxa pero mabilis pa rin talaga yung push capability ng NXP. Ito na ata ang unang teamfight. Magkikita na slam para dito kay Flap TZ. Ang main target ngayon ay si Pew! Sumabog ang mukha ni Pew ngayon! And it, tusok magagawin! This time ni Saxa, si Hesa ngayon ang kanila main target. But this time, sa punot ni Flap para kay MP the King. MP the King running. Pero where's the damage output? Nandoon sa panalikod yung hiling galing ni Joy Boy as Yureshi coming in with the final blow! Sabog ang mukha ni Super Marco. And at the same time, go! Able to capitalize against Bren. Pero nandito si Flap ngayon na gusto mag-contest. Bren Esports is here to contest the Lord. Oh, akala ko walang makukuha ng Lord pero itutuloy pa rin nila. Nandito si Saxa lumilipad. There you go, Few with the Arcane Shade. At shutdown! Ooh. Killing spree para kay Saxa. Ito na ang inahabol ngayon ng Bren. NXPE ang nagsimula ng Lord. Bren ang nakakuha. Nila, hindi nila kayang atakihin si Flap kasi nakasabun siya sa isang member. Masasaktan din yung members ng NXPE. And with that opportunity, Bren Esports nakahanap agad ng magandang turnaround. Pero tignan natin, itutuloy pa rin to ng Bren Esports. Kalati na kagad ang buhay ni Cadenza. Slam! Flap! Ooh. Yung glue ng gulu. Meanwhile, makapag-split-split out siya. Potential ng kanilang team. Turning things around considering that Next Play Evos was actually able to take down a turret. Position, or kapag sila ang nauna sa position, nakakalamang kagad sila because of their AOE and because of their disable. Uy, munti ka na doon. Lalaban! Oh! Tapos meron pa silang Valentina that can seal skills. So now with the fear, eto na, ginugulo na sila ngayon ni Flap. Bumalik si Flap. Cadenza! Naku po, isang hit na lang sa munot para kay Flap. Yum, 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 yum! Meanwhile, naiwan si Flap doon. Inaro, Flap makakapag-out! Sabay si Saxa, makukuha niya. Hindi pala makakapag-out si Flap. Pero gugo pa rin si MP the King. Tusok para kay Saxa. Pero naku na dodge ni na Yureshi! NXP! Arrow coming in! Si Fiu ay hindi na makakatakbo pa! Tapos na ba ang laban na to? May Lord coming in. Pero mukhang ipupush ata ito ng upunan ng side ng NXPE. May minion pa nga! Wow! Next Play Evos! Napakagandang performance para sa kanila. On that match, isang dere-derecho lang. One-way trip for Next Play Evos. Anong teamfight? Teamfight heavy ang Bren. Kami din. Nagusto na lang kunin ang purple. Eto na naman si Cadenza. Taunting Saxa.
Finally, nakita na tayo dito. Dol! Sanguine Claws! Pero Retribution. More on, ano eh, handle sila sa timers eh. Kailangan pa muna magkaroon ng item ni Jome, si Saksa, gamit yung kanyang Mystery Shop. So it's all about items na kanyang call dito. Tingo ba items sa mauuna? Woo. Sa pagkuha, mabilis pa rin ang push na ginagawa ng Brand Pew. Nakita yung trap ngayon. Ayun na, anong untog, Kuya Jean? Ay, pero may Arcane Shade. Pew ngayon, tumatakbo. This is last team na tinatangti ngayon. Yung wapuna ng NXP. Arrow coming in para kay Pew. Damage output para kay Saksa. Ang Rocketeers ay lalabas. Uy! Pero hindi tumama. May hindi na gusto nila manalo. Let's see. Dahil na ko, yung bat piece inactivate na. Sunbeam plot naman. But you're Reshi. Oh, no. Ang linis talaga ng NXPE, pare. Doon pa sa gilid. Sandwich. Sa sandwich yun, sinasaksa, Cadenza. Sumusubok ngayon, but look at the damage output na meron si Yelly Hayes from the back. Sa bunot, this time para kay Flap. Pero yung Ren ay walang magawa this time. Talaga literal si Yureshi at si Yelly Hayes. Napaganda agad para sa kanila. Medyo late. Na-ejector si Flap. Oh no, susugod na si MP the King. Naaamoy niya na ang dugo. Systematic, talagang hinihintay nilang umangat muna yung bottom lane. At sasabay din yung top lane. Talagang all three-way push. Okay, NXPE. Totally owning this game. Sabog ang muka ni Lasty Mac. Puso ni Lasty Mac. Ayun! At ayun pa nga. Grabe yung kurot. Ang sakit. Ito lang yung kinurot. Kinurot, te. Masakit, te. Masakit yung kurot. Ito yung mga klase ng kurot na ayaw mo na lang. wag mo na akong kurutin, wag mo na akong lambingin. Pero kasi sila'y naghahabol ngayon, so next free EVOS, pwede na siyang i-burst anytime. Kagaya nga, no? Sakit agad ng damage. Tignan natin ngayon, nasa lukod si Flap. Ay, eto na, sa muna para kay Flap. Pero nawasan yung damage output dito na follow up. Wala pang magawa ngayon. Dahil si Yureshi, siya pa yung naging glue. Don Chantel, yung damage output nang gagaling kay Yureshi, kay Yelly Hayes, even si Hesa with the pokes. And tignan mo, isa pa lang yung nakikill ng Bren. Sa laban na to, ganito naka-one-sided yung game. Oh my God! At naku po! Ang lalim nun! Delikado to para sa Bren, ha? Let's see, Desperation Ultimate para kay Flap dito. Pero naku, nagkasabon na talaga! Sinashampo na! Pero ay, si Flap wala na magawa dahil sinawla na ng bala ni Hesa! NXPE! Maaga ata tayong pauuwiin ngayong day number 3 ng week number 2. Ihanda mo na ang dinner mo, Shante. Naka-ready na. Ready na eh. Ready na rin ang next play, EVOS. Imagine, even Yureshi naka-ready na rin during that time. Sabi niya, teka, parang dito dadaan si Sasa. Pero wait, diba? Ang lalim nun eh. Ang lalim nun. Yung mga players na next play, EVOS, naglo-lord. Tapos si Yureshi, naka-solo kill dun sa may middle lane at si Sasa pa yung nakita niya. Pero ito na, Lord, for the side of next play, EVOS, may harangan ni Lasty. Sinarado yung What a play! The Rocket Snipe play! Para sa NXPE! Wala nang sabi-sabi pa! Malinis lang talaga! Next play! EVOS! Inuubos! Ang buhay ng Bren sa laban na to! Parang ano eh, parang 1, 2, 3, go! Biglang maximum charge na steal ng IMU dito ni, ano, ni kay Saksa. But then again, saktong-sakto din yung sniper dito ni Beatrix. Saktong-sakto pa to take down just a single target sa side ng Bren Esports. At yun lang din yung kailangan nila para makapasok dun sa loob ng base.